Hello, Aries. I hope you're doing well. And this is your daily message for February 20. And this is for all Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Please keep in mind po na general reading ito. Hindi ito one-on-one reading, kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano yung magre-resonate sa inyong sitwasyon. Salamat. At maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago naman po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. And away, lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Aries. At tignan natin po kung ano yung mensahe ninyo for today. For Aries, meron tayong Two of Spells. So I really feel dito, Aries, na ang iba sa inyo mayroong mga pinagpipilian. May mga options dito na tinitignan ninyo ngayon, no? So I feel that yung naririnig ko is golden opportunity. Napakaganda, no? Golden opportunity ang maaaring pinagpipilian ninyo ngayon. So that is really beautiful kasi talagang tinitignan ninyo ngayon kung alin ba dito yung mas pabor sa akin, alin ba dito yung beneficial sa akin, alin ba dito yung mas makakabuti sa akin. Kasi parang both of them, no? Both of them are equally good talaga. Kaya I really feel na parang kailangan ninyong mag-minimo talaga dito. Because maaring you really need to pick one only, no? At hindi ninyo maaring makaya both, no? Kung kukunin ninyong both opportunities, maaring hindi maaari. Kaya kailangan na pumili kayo ng isa lang dito is what I am picking up. Kaya talagang tinitignan ninyong mabuti kung alin yung mas dapat na para sa inyo. So in cases like that, Aries, wag niyong kakalimutan, no, na meron kayong masasandalan, makakatulong sa inyo na makapag-desisyon ng tama, no? Which is your intuition. So check in with your intuition dito, check in with your inner guidance, because sigurado na hindi kayo dito mawawala sa tamang direksyon. It will always lead you to the right choice, no? Laging ipapakita sa iyo yung way patungo doon sa best option na dapat na kunin ninyo dito. So for some of you naman dito, no, marami kayong planong ginagawa ngayon or marami kayong planong iniisip ngayon, because I feel na marami kayong gustong gawin, no? Marami kayong pina-prioritize na maaring sabay-sabay. Kaya ang iba sa inyo dito ay maaaring nalilito din kung alin nga ba yung uunahin ninyong endeavor, alin yung proyekto na kailangan ninyong pagtuunan ng pansin mostly ngayon. So may mga ganong ganap akong nafe-feel for some of you din, Aries. So tignan natin kung ano pa yung mensahe for you. See, we have radiance. Keep your head held high and follow the sun. So, maaari dito na, alam mo yon, inspired talaga kayo dito na gawin ang mga gusto ninyong gawin, yung mga goals ninyo. Talagang super inspired kayo na ma-reach ninyo yon, no? Even though may mga pinagpipilian pa lang kayo ngayon, you are on the stage na kailangan ninyong pagdesisyonan muna kung alin yung susunggaban ninyong opportunity or aling endeavor ang uunahin ninyo, yung mga ganon. I really feel that you will be shown the way dito, no? You will be shown the way, and I really feel that you are going to end up kung saan talaga kayo dapat patungo, because you follow your intuition, you follow your inner guidance, kaya you are going to be led, no, kung saan talaga kayo nararapat. So what else for Aries? Twilight, surrender to the last hour when the light barely touches the flowers. Before your day ends, dito Aries, I really feel na you also need to check in, no, with God. You need also to check in with your spirit team at magpasalamat, no? Yun ang aking napipick up dito. Don't forget to thank for all the blessings that you have received, no, sa araw na to and every day of your life dito. Because when you are being grateful, no, lagi, if you practice gratitude attitude, mas sinusuportahan kayo dyan ng Panginoon. God
will send you even more opportunities that can support your soul's evolution, that can use, that can support your journey, no? So yun. So Aries, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, I hope you're doing well, and this is your daily message for February 20, and this is for all Leo Sun, Moon, Rising and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. Kunin niyo lang po kung ano ang magre-resonate sa inyong sitwasyon. And binapayuhan ko din po kayo na panoorin ninyo po ang inyong Moon, Rising and Venus signs for more guidance. At maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago naman po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings natin. Thank you. And away, lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Leo. Yung mensahe po ninyo for today is the 8 of Visions. Wow! So, ang iba sa inyo dito, Leo, I feel is walking away from something, no? Maaring may mga bagay, sitwasyon, or even tao na iiwanan ninyo at this point. It's because maaring yung sitwasyon doon is not healthy anymore, no? Or maaring ang sitwasyon dyan is parang na-reach na yung kumbaga parang dead end na wala nang papupuntahan, no? Yung parang stagnant energy na lang ang bumabalot sa iyo dyan as a sitwasyon na yan with that person, or kung sa trabaho or career or negosyo man yan, no? It could be in any area of life. But kung nasaan man kayo ngayon, there is nothing there anymore for you. And at the same time, wala na din kayong mai-offer, no? Wala na din kayong maibibigay pa na mas ikakaganda pa ng sitwasyon na yan. So, I really feel na for some of you are realizing that now is the time to move on. Now is the time to move forward with your life, because you know that outside of where you are now, ay mas doon na kayo liligaya, mas doon na kayo sasaya, mas doon kayo makakakuha ng emotional fulfillment. Kaya kung nasaan man kayo ngayon, I really feel na ano na talaga, yung parang wala nang excitement, wala nang challenge, there's nothing. Maaring yung sitwasyon na yan have served its purpose already sa buhay ninyo, and you too, no? You have served your purpose na din sa kanila, or sa mga sa sitwasyon or tao na yan, no? Kaya you are moving forward. That is the best thing to do right now. Yun ang maaring calling na feel ninyo, na nare-receive ninyo, kaya you are moving forward. So that is really beautiful, kasi binibigyan nyo na ngayon ng pagkakataon ng inyong sarili na makaalis sa stagnant energy, no? Makaalis sa mga ginagawa ninyo na hindi na nagsiserve ng iyong best interest. So, ngayon, you are putting yourself on top of your priority dito, no? Yung well-being ninyo, yung kabutihan ninyo, yung pag-evolve ninyo as a person, yung mga gusto ninyong gawin. Because I also feel dito na where you are moving towards now, Leo, is that is where you can express yourself even more, no? Yung may laya ka, yung may freedom ka, na gawin mo yung kung ano talaga yung gusto mong ginagawa, no? I feel na kung saan ka man patungo ngayon, you are moving towards something that is in alignment with your life purpose. So, kaya tinatawagan ka dito ng spirit team mo, no? Na you have to do something na. You have to do something to change your life ngayon, because now is the time for you to move forward with your life. Now is the time for you to move towards where your destiny is. So, yun. Napakagandang mensahe niyan, Spirit. Thank you. Ano pa yung mensahe for you? Discover. So, there are many things that you are going to discover from deep within yourself. Dito at sa inyong paligid din, Leo, is what I am picking up dito sa pag alis mo, no, sa kung anumang sitwasyon ito, ay mas madami kang madidiskubre na sana pala, no, matagal mo nang ginawa to, na sana pala
niyakap mo na yung pagbabagong ito, no? Nang matagal na, no? Yung mga ganon. So, I really feel na mas ano talaga dito, dito ka talaga magiging masaya. Dito ka mag-grow talaga ng bonggang-bongga. Kasi you will learn a lot, no? You will learn a lot, new things, new perspective, yung mga ganon sa buhay. Kaya, I feel na masasabi mo na thank you. Thank you, Divine Universe, for bringing me to this path. Talaga, is what I am picking up for you. So, yung next mong message is surprises. Madaming surpresa, no? Madaming surprises ang maaaring maganap dito sa buhay mo, Leo. There are so many surprises coming in sa buhay mo na, alam mo yun, I feel that those are beautiful surprises. Those are miracles, no? Those are miracles na papasok sa buhay ninyo. Because I really feel dito that you're really being pulled, no? Talagang hinahatak ka dito. You're divinely guided dito na dinadala ka talaga dito ng Divine Universe kung saan ka dapat, kung saan ka nararapat at this time. Kaya, maraming mga surprise ang maaaring dumating because divinely orchestrated ang lahat, no? You are being brought to this point sa buhay mo na kailangan mong magdesisyon na mag-move forward na with your life. And ang daming mga surpresang dadating, mga new opportunities, new possibilities, new situations, new people, new beginnings sa buhay mo dito. Kaya I feel na mabibisi ang karamihan sa inyo dito, Leo. Mabibisi but in a good way, no? Maaaligaga but in a good way. So, good luck to that, Leo. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius. I hope you're doing well. And this is your daily message for February 20. And this is for all Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po tayo. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. Kaya kunin nyo lang po kung ano yung magre-resonate sa inyong sitwasyon. And pinapayuhan ko din po kayo, Sag, na panoorin ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs for more guidance. At maraming salamat po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Sagittarius. Pasensya na po kayo sa background noise, no? Dahil panaydaan na naman ang mga sasakyan. Yung mensahe po ninyo ngayon ay Weaver of Boons. Napakagandang energy, Sagittarius. You are a nurturer. Yun ang aking napipick up dito right off the bat. Na ang dami ninyong naaalagaan, ang dami ninyong inaalagaan, no? You are choosing to nurture many people, no? At kahit mga halaman nga, oh, tignan mo siya, ang dami niyang alagang halaman. So talagang very nurturing energy ito. At I feel na ikaw to, this is your energy ngayon, Sag. I feel na ito yung niyayakap mo talagang role sa buhay ninyo, yung mag-alaga ng mga tao sa paligid ninyo, pamilya ninyo, and even yung mga katrabaho ninyo, kaibigan, no? You are very caring, you try to take care of everyone, no, na nasa paligid ninyo. And yung naririnig ko din dito, Sag, while you are taking care of other people and other things, no, alagaan nyo din ang sarili ninyo, no? Huwag na nyong kalimutan na ang sarili nyo ay kailangan din ninyong i-nurture, kailangan din ninyong ilagay din sa listahan ninyo na ng mga kailangan ninyong alagaan, no? Ang iba sa inyo dito, no, maaring you are a nature lover. Yun ang akin napipick up dito. Maaring napakalakas ng connection ninyo sa nature. Napakahilig ninyong magtanim. Maaring ganun. Or mahilig talaga kayong mag-nature tripping. Or gustong-gusto ninyong nag-spend time with nature. Maaring ganun ang hilig ng iba sa inyo dito, Sagittarius, which is really, really beautiful. Kasi, di ba, kung mahilig talaga kayo dyan sa mga halaman, mahilig kayo mag-spend time with nature, so, lagi kayong lagi ninyong na-absorb yung healing energy ng nature spirits. So, which is really beautiful kasi nakakatulong yan sa ating mental health, no? Kasi, pag nakakapag-relax tayo,
So, kahit papano nakakapag-declutter kayo ng inyong mga isip at puso, no? From negativity, naaalis ninyo sa puso at isip ninyo kahit pansamantala lang yung mga stress sa buhay ninyo. So, that is really beautiful then. And for others of you naman dito sa Sagittarius, I really feel ang dami-dami nyo talagang ginagawa. Ang dami-dami ninyong inaasikaso, no? Pagaling sa bahay, ang dami ninyong inaasikaso, household chores, responsibilities, duties ninyo as a mom, as a wife, as a kid, maaring ganon, depende sa inyong role sa bahay, no? Madami kayong ginagawa, madami kayong you have too much on your plate, kumbaga. And at the same time, paglabas ninyo ng bahay, ganun uli. May trabaho kayong ginagampanan, may racket kayong ginagawa, no? Yung mga ganun. Napaka responsable ninyo, in other words. Napaka responsable ng Sagittarius na tong nakikita ko ngayon. And you are putting, you know, your family, no? Yung family ninyo is always on top of your priority dito. So sana lang, no, yung sarili mo at yung pamilya mo would be at least on the same level, 'di ba? Na habang inaalagaan mo sila, pinoprovidean mo sila ng kanilang mga pangangailangan, eh ganun din ang ginagawa mo sa iyong sarili, Sagittarius. Para lagi kang handa, lagi kang may energy, lagi kang merong maibibigay, no, sa iyong pamilya, hindi lang yung pag naubusan ka na paano na, 'di ba? So you always have to recharge yourself. You always have to refill your cup para hindi ka mauubusan, para lagi at lagi kang merong tira para sa sarili mo at para sa iyong pamilya, lagi kang merong maibibigay. So ayun, you are very nurturing. Ang iba nga din sa inyo dito, maaring by profession yun din ang inyong trabaho, maaring you're a nurse or maaring you're a caregiver, no, yung nag-aalaga kayo ng mga tao sa paligid ninyo. Maaring by profession talaga, nag-aalaga kayo ng mga bata, nag-aalaga kayo ng elders. Maaring ganun, no, ang sitwasyon ng iba sa inyo. Kasi parang ngayon, nasa puso talaga ninyo. Nasa puso ninyo yung mag-alaga ng ibang tao. So, Sag, yung mensahe ninyo, beauty. Dare to be tender and strong, vulnerable. So, I really feel dito na you know, through what you are doing, yung pag-aalaga ninyo sa mga tao, pag-aalaga ninyo sa pamilya at sa ibang tao, I really feel na yun ang paraan ninyo, no, ng inyong service sa ibang tao. Yun ang yung pagmamahal ninyo is through doing service. Yun ang manifestation ng concern at pagmamahal ninyo sa ibang tao, no, sa mga taong nasa paligid mo. And that is your true beauty, Sagittarius. Maaring that is your life purpose, is what I'm picking up for others of you. Maaring yung pag-aalaga ng mga tao, pag-aalaga ng mga bagay-bagay, and even mga halaman, yung pag-aalaga mo, no, sa mga nasa paligid mo, I feel that is your life purpose and that is your true beauty. So tignan natin yung final message mo, potential. So madami ka pang potential, no, Sag? I feel na hindi mo pa na ilalabas ang iyong full potential dito. Is what I am picking up. Parang ang dami mo pang ibubuga. Parang ang dami mo pang magagawa, no? Ang dami mo pang maibibigay sa mundo, no? I really feel na ang iba sa inyo dito parang sumisibol pa lang, no? Nagsisimula pa lang kayong gawin ang mga talagang what you really love to do. And I really feel na dito sa pagsisimula ninyong pagsibol, pagsisimula ninyong pagbloom, kumbaga, I feel na dito mo mailalabas yung iyong full potential. Maaring may mga opportunities around you ngayon na maaring dumating sa iyo, no, that is going to be the key, no, para mailabas mo yung full potential talaga. Kasi parang ang iba sa inyo, kung sa bulaklak, no, parang nagsisimula pa lang kayong mamukadkad. So, marami na kayong inaalagaan, marami na kayong ginagawa, no, in the service of the people, no, pero
parang ang dami mo pang pwedeng gawin, ang dami mo pang naiisip, no, na kaya mo pang gawin. But ang isang pinakamalakas na naririnig ko dito for most of you Sagittarius is yung service talaga. Parang yun ang pinaka-purpose mo, no? I feel na yun ang pinaka-purpose mo. Kaya in anything that you do, no, for yourself, for other people, for your loved ones, talagang yung mag-serve ka, yun ang pinaka-highlight, kumbaga, ng yung life purpose. So, you are touching many people's lives dito by doing service to them. At yun ang yung true beauty, yun ang yung pagpapakita ng pagmamahal. So, napakalaki ng iyong puso dito, Sagittarius. Kailangan ng mundo ng marami pang kagaya mo. So, Sag, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.